Ibinunyag ng isang source sa ABS-CBN na gumastos umano ang PNP ng 130,000 piso para lang sa pag-arkila ng ultrasound machine na ginamit sa check-up ni Janet Napoles noong Miyerkules. Pinag-aaralan naman ng gobyerno ang panukalang ilipat sa regular na selda ang tinaguriang pork barrel queen. Gumastos ng 120,000 pesos ang PNP para sa seguridad at pagbiyahe ni Napoles sa Camp Krame mula sa Fort Santo Domingo sa Laguna noong Miyerkules para sa kanyang check-up. Pero ayon sa isang junior officer ng PNP Health Services, gumastos pa ng 130,000 pesos ang PNP sa pagrenta ng ultrasound machine para sa procedure ni Napoles. Kinumpirma ni General Advincula na nanghiram nga sila ng makina pero di raw masyadong malaki ang renta. 5,000 po. I receive po. Paimbestigahan ni PNP Chief Purisima ang alegasyon. Hindi niya sanksyon yan dahil yung mga ganong bagay hindi na namin pinanghihimasukan. Kung ano yung sinabi niya dapat na may facility sana pinanindigan niya. Pinag-aaralan naman ng Malacanang ang panukalang ilipat na lang sa regular na selda si Napoles. Ito'y kahit itinuturing pa rin siya ng Department of Justice na high-risk detainee. Para naman kay DILG Secretary Marrojas, tama lang na iwalay si Napoles ng kulungan para sa kanyang kaligtasan. Naniniwala naman si Justice Secretary Laila De Lima na demolition job lang umano ang balita sa umunoy bahay ni TRC Director Dennis Cunanan na hindi nakalista sa kanyang salen. This is probably part of the ongoing demo job against him in an effort to undermine his credibility as a provisional state witness. Samantala, binawi na ng TRC ang sasakyan ng ahensya na gamit ni Cunanan na pag-alamang pag-aari ng gobyerno, ang dark green Nissan X-Trail. Pero may plaka ito na personalized at gamit ang initials ni Cunanan.